dependent variable. Palaging nauna. Everything depends on time. Di ba? Parang yung ating functions, if there is a relation exists, an x corresponds to y, or y depends on x. Okay? Okay, the mathematical model M is equal to 1 over 5 time can be used to calculate how far a lightning is during a thunderstorm. Okay? Di ba palagi na magkasama yan? Pag may kulog, may kidlat, di ba? Kahapon na sobrang grabe ang lakas. Kakatakot yung kidlat. Napansin nyo? Napansin nyo kahapon? Bandang gabi na yun eh. O, dito kasi yung aming condo nakabukas yung pintuan eh. Parang pumapasok pa nga eh. Okay? Huwag tayo daw kinyam lumapit oh. Pag nasa open field ka. Okay? The variable M represents the distance in miles of the lightning from a person who hears the sound of a thunder in time seconds after the lightning. We will solve the M. Okay, to complete the table. Okay, let's solve. Mayroon na tayong answer sa kin natin, 35. When the time is 35 seconds, yung ating M is 7. Okay? Paano naging 7? Saan ko na ko yung 7? 35 divided by 5. Very good. Okay? I-substitute natin doon sa time, magiging 35 divided by 5. Or 1 times, yung numerator is 1 times 35 divided by 5. Divided by 5. Okay? Oo. Yan. 7 siya. Okay? Anong unit natin? Unit miles natin po. Is? Miles. Miles. Okay. Miles. Madali lang. Madali lang. Okay, let's use 40. 8, sir. Okay, very good. 8, correct. Okay, we use 45 seconds. 9. And then 50. 10. 10. Good. Okay. Okay, let's use smaller time. 15 seconds. 3. Okay. And then 20. 4. And then 30. 6. Very good. Okay? Yan. Anong tawag natin doon sa magkatapat? Sa time saka T at time saka M, yung mga magkatapat na column, anong tawag natin diyan? From 35 to 30. Yung linear magkatapat equation. Na kolom. Anong tawag natin doon? Yung 35 and 7, 40 and 8, 45 and 9, 50 and 10, 50 and 3. Order po. X po. Very good. Very good. They are the variable solutions. Or they are the solutions of the linear equations. Okay? Why linear yung ating equations? Because there is no raised to the 2. Di ba? Alam natin ang ating equations, pag raised to the 1 lang, linear lang yan. Okay? It could be one variable, it could be two variables. Okay? But here, yung quiz natin will be dalawa. Okay ba sa inyo yan? Isang variable sa kadalawa. Ang quizin natin. Sama yan. Okay dito, lang, sir. Dito sa ating topic ngayon, may mga binigay ako ng example ng isang variable lang, solving for x. Dito kasi, dalawa ang susolving natin eh. Okay? Yung ordered pairs ng x saka y. Okay, anong graph nito? Linear. Linear. Okay.
Pababa, pataas? Pataas. Pataas. Pataas, sir. Very good. Very good. Pataas. Okay? Pataas, sir. Napansin nyo? Napansin nyo? 15, 3, 20, 24, 36, 35, 7, 48, 45, 9, 50, 10. Anong graph natin? Anong graph natin? Pataas. Sa linear. Very good. It increases. It is increases from left to right. Okay? Yan. Kasi yung mga mabababang ordered pairs nasa left eh. It increases from left to right. Okay? Habang papalayo ka na, you are going farther to the right. Okay? 50, 55, 60, and so on. Okay? Okay, what did you observe sa table natin? Nung na-complete na natin. 35, 7, 48, 45, 9, 50, 10, 15, 3, 24. May pattern. Very good. May pattern. Ano ang pattern natin? Po. Multiply by 9, multiply by 5, sir, lahat, sir. Ah, yung ating time. Okay. Tama. Ang ganda. Nagay tayo ng time na ang pagitan nila is by 5. Okay? And then, lahat yun ay multiple of. Multiple of yung ating 5. Okay? Yung denominator natin. Kaya madali lang, di ba? Nasa isip lang natin kasi 15 divided by 5 is 3. 20 divided by 5 is 4. Okay? Napansin natin, yung time natin is ang kinuha nating mga seconds is multiple of 5. And what is 5? Yun yung ating what is 5 pala? Hindi, dito sa formula natin, m is equal to 1 over 5 1 over 5 times t. Ano yung 5 dyan? Ano yung denominator? Constant. Okay, constant. Ano pa? Saka ano yung 1? Yung numerator. Variable. Okay, good. Ano pa? Grabing hulay din. Ano pa? I-correct nyo dyan sa table. May mapapansin kayo dyan. Yung numerator sa denominator. Okay, tignan niyo yung sa time, saka tignan niyo sa m. Then, ilapit niyo yung m ay yung 1 saka 5. Time. I-compare niyo. X and Y, sir. X and Y. Okay, good. Ano pa? Mas mataas, sir, yung denominator kaysa sa... Okay, good, good. Good observation. Ano pa? May napansin kayo? Anong napansin niyo sa 1 pag iikin niyo diyan sa M? Pag i-compare niyo sa M, anong napansin niyo sa 1? Okay, napansin nyo, ang difference ng M is 1 lang. Okay? Napansin nyo, magmula sa 3, 4, wala tayong 25, di ba? Kasi nagtalon tayo ng 30 eh. But kung ituloy-tuloy natin, 15, 20, 25, if infinite. If yung time natin 25, anong magiging kin natin, M natin? 5. Very good. Tama. Pansin niyo yung ating M, ang kanilang difference lang ay 1. At tignan niyo yung ating numerator 1. Ibig sabihin, yung 1 dyan, yun yung
yun yung change of y. Ang change of y lang isa lang, 1 positive. At then pansinin niyo yung 5, yun yung change of x o yung change of t. 'Di ba? Yung difference. Okay, pansinin niyo, 40 minus 35. 5. 50 minus 45, 5. 20 minus 15, okay? 5. Oh, yan. Ibig sabihin, yung 1 over 5, yun yung slope. 1 over 5, yan yung slope. Okay? Yung slope ng graph. Okay? Ibig sabihin, yung slope natin, yung pag-increase ng ating yung x, may difference na 5. And then yung pag-increase ng y natin, o yung m natin, may difference na 1. Okay? Yan. Kaya mapansin nyo yung slope, makikita nyo yung difference ng mga yung mga coordinates natin. Okay? Yan. Paano kung negative yan? Yung negative 1 over 5, anong mababago? Very good, pababa. Pag negative ang slope, decreasing. Since positive 1 over 5 yan, it increases from left to right. Okay? Yan. Pataas. Okay? Okay, number 2. Okay, punta tayo sa business. Okay? What is 1,000? Sa ating linear function, S is equal to 1,000 plus 0.05x. What is 1,000? Yung P, principal value ba yun, sir? Principal. Okay, good. Or, yan yung constant. Okay? Yan yung fixed salary niya per week. Okay? Yan. Yan yung C. Okay? Di ba? EX plus BY. EX plus BY is equal to C. Okay? Yan. Ano yung ating S? Ano yung S natin? Salary po. Very good, salary. Okay, kumbaga yan yung Y. Okay, yan yung dependent variable. Okay? Saan nakadepende yung S? Saan nakadepende? Very good. Yung X natin yun yung amount of sales. Amount of sales. Tignan nyo dyan sa first row. Di ba? 0, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. Anong tawag natin sa mga ganyan? Yung mga given natin 0, 5,000, 10,000, 15,000, at 20,000. X. Okay, yan yung mga sales natin, yung X natin dyan. Okay? Ano yung 0.05? Commission, sir. Very good. Okay? Yan yung factor ng sales. Okay? Yan. Kumbaga yan yung commission. Rate yan, rate ng commission. Okay? Yan. Okay, anong sagot nyo sa when x is equal to 0? 1,000. Okay, very good. 1,000. Okay? Kahit wala siyang sales, meron pa rin siyang fixed salary. Napansin nyo? Okay. Uy, kahit hindi naman ako mag-sales, meron naman akong fixed salary. But kung masipag ka, siyempre, mas mataas ang sweldo mo. Bakit tumataas ang sweldo mo pag nagkakaroon ka ng sales? May hati ka po sa commission. Kasi sir, may commission. May commission ka eh. May plus ka eh. May plus 0.05x ka eh. Diba? Yan. Kaya yung mga iba, mas gusto nila sa field, sa marketing, kasi may commission sa sales. Pag sa office, paano ka makakabenta sa office? Nasa loob ka lang ng office. Diba? Okay, anong sagot nyo sa 5,000? 1,250. Very good. 1,250. Okay. Ano yung 250? No commission, sir. Commission. Okay, very good. Okay, very good. Commission. 10,000 ang sales. 1,500. Very good. 1,500. Okay. Per week yan, ha? Per week yan. Baka sabi nyo, ay, per day. Oh, laki ng pera. Per day. Hindi, per week yan. Sir, di ka commission to ka 1,000 per day. Magkano minimum ngayon? 750.
Oo, 750. Ay, tama ako. Kulang lang. Uy! 20,000 cells. 2K. Ilan ang S nyo? 2,000. Okay. Anong nakita natin? Na-increase. Anong na-observe natin sa table? Pataas yung commission, sir. Very good. Very good. Okay? Yan. Pag tumataas yung sales, tumataas yung ano? Commission. Anong slope natin dito? Increasing. Very good. Positive. Increasing. Okay? Yan. At dapat yung grades nyo, ang slope nyo, positive ha? Tama ba? Sana po. Malalaman natin yung pagdating ng dulo. Ah, di ba? Kasi meron na tayong dalawang ordered pairs. At ay, pagdating ng midterm, di ba itong prelim, isang ordered pair na ito, di ba? Di ba? Po. Yung grades nyo, yun yung Y nyo. Ano magiging X natin? Halimbawa, ang nakuha nyong grades na yung prelim is 90. Ano magiging X mo? Kasi yung 90, Y yun eh. Yung midterm. Ah, yung prelim. Okay? Right. Yung prelim. Okay? Sabihin nyo, ang prelim natin is August to October, di ba? O August to September. Okay? Pwedeng ilagay mo na lang yung September. And then, ilalagay mo sa midterm naman, November. Okay? And then final, December. Okay? Basta yung ating X time yon. Okay? Madali lang. Madali. Maganda may commission, di ba? Di ba? Maganda may commission. Para mataas. mas maraming ang variables, mas maganda eh. Tama ba? Kasi kung isang variable lang, fixed salary mo lang yun. But kung meron kang incentives pa, meron ka pang overtime, ano pa? Meron ka pang honorarium, di ba? May commission ka pa. Okay, number 3. Anong nating model? Anong tawag natin dyan? Anong model natin? Celsius to Fahrenheit, sir. Temperature. Very good. Okay? Yan yung formula ng Fahrenheit. Okay? Okay, solve natin yung table. Nandiyan si Miss Kyla. Kukaw po. Miss Kyla. Nandiyan. Present si Miss Kyla. Present. Miss Kyla. Mika, nandiyan. Miss Mika. Mika, Ashley, nandiyan. Mika, wala. Mika. Nandiyan.
Anong sagot natin sa F? When C is equal to 0? 32 degrees, sir. Okay, very good. Very good. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, when C is equal to 5? 41, sir. 41. Okay, very good. 41. Okay, 41. Si De La Vega, nandyan? Para makapag-recite yung iba. Sir, si De La Vega. Ha? Present po si Ocampo. Sira lang po yung mic. Ah, sira lang. Sige, sige. Okay lang. Ah, si De La Vega. Anong sagot sa 10? Miss De La Vega. Anong sagot natin sa 10? Anong sagot natin sa F? Wala siya, wala siya. Ako, sir. Ah, sige, 42, sige, sige. Very sir. Good. 50. Ah, very good. Thank you. Thank you. 50. Okay. Sino yung sumagot? 50. Sino yung sumagot? Ah, madali lang, di ba? Okay. Ah, punta tayo sa 15. 59 po. Kylie, nandyan? Kasi... Very good. 59. Sino yung sumagot? Sino yung nag-recite? Lane po. Thank you, thank you. Tama. Pag ang C natin is 15, ang ating F is 59. Okay, punta tayo sa 20. 68 po. 68, sir. Very good, 68. Okay. Sino yung nag-recite? Reyes. Okay, very good, Ms. Reyes. When C is 25? 77. Okay, very good. 77. Correct. Kay sino nag-decide? Madami, sir. Madami. Madami, sir. Talaga very good kayo. Very good talaga kayo. Okay. Okay, aralin natin yung table. What is our observation sa C and F natin? Sa Celsius natin, saka sa Fahrenheit? Miss Legaspi, nandyan? Miss Legaspi? Claire? Nandyan? Miss Legaspi? Sir? Ah, anong na-observe mo sa table natin? Magmula 0 to 32, saka 25 to 77. Pataas po. Okay, very good. Very very good. Pataas. Okay? Ano pa? Yung relationship ng C sa F. Sir. Yung 9 over 5 po, sir, yun po yung slope. Tapos yun po yung, parang lumalabas sa different po nilang lahat. Okay, tama. Very good. Okay. Ano pa? Ano pa? Paul. Nandiyan si Paul? Mr. Gimba? Paul dyan? O, yung mga hindi pa nag-recite. Mr. Gimba, nandyan? Jonathan? Jonathan? Sino yung nag-recite ng slope? Very good yun, very good. 9 over 5. Robes po. Okay. What is numerator? Very good. Robes? 9. What is 9? Yung sa numerator, nung model natin, yung formula. Ano yung 9? What is the meaning of 9 yung sa numerator? Sir, ano po? At anong meaning ng 5? Anong meaning ng 5 sa denominator? Let's explain yung ating 9 over 5 dyan sa model natin. Di ba, F is equal to 9 over 5 C plus 32. Explain natin yung mga akin dyan, mga value. Okay? Kasi very practical to eh, sa Celsius to eh, sa temperature eh. What is 9? Constant.
Okay, very good. Okay? Or, yung 9 yan, yung change of y. Okay? Anong y natin? Anong y natin? Celsius o Fahrenheit? Anong y natin? Celsius or Fahrenheit? Fahrenheit. Very good, very good, very good. Okay? Pag i-graph natin yan, ang ating vertical Fahrenheit. Anong ating x? Pag i-graph natin ang Celsius sa Fahrenheit. Anong ating x? Anong x natin? 5. Okay, yung x natin yung c. Okay? Yan. Okay, very good. Ano yung pi na denominator? Change of x. Very good, very good. Yan yung change of x. Tama, change of x. Kasi yung 9 over 5, yun yung slope. Slope ng graph ng Fahrenheit saka Celsius. Okay? Yan. Okay na, na-explain na natin. Yung 9 sa numerator is the change of x. Change of y. Yung change of Fahrenheit. And then yung 5 is the change of x, which is the change of Celsius. Okay? What is 32? What is 32? Given. Ah? Given value. Okay, very good. Given. Ano pa? In terms of temperature, what is 32? So, yan na po yung pinaka-standard, sir. Okay, very good. Okay, ano pa? Ano pa? Diyan sa formula natin, F is equal to 9 over 5 C plus 32. What is 32? In relation sa F. What is 32 sa relation sa F sa Fahrenheit? What is 32 sa Fahrenheit? What is 32 sa Fahrenheit? Miss Alay, nandiyan si Miss Alay. Miss Alay. Normal temperature. Miss Alay. Okay, yes, what is 32 in Fahrenheit? Ano, sir? What is 32 in Fahrenheit? Paano pong 32, sir? Yan na nandiyan sa formula. Yung plus 32. So, di ba parang standard po yan sa temperature? Okay, good. Good, tama. Yan yung freezing point. Freezing point ng water. Tignan nyo, oh. Diyan sa table natin, ang freezing point ng water sa Fahrenheit is 32. What is the freezing point of water in Celsius? Zero. Very good. Magka-ordered pairs yan. Titignan natin, oh. Yung unang column natin, ay pangalawang column natin. Okay? Magka-ordered pairs yan. Pag ang temperature zero, ibig sabihin yan, freezing point sa Celsius. Pag ang temperature are 32, freezing point yan Fahrenheit. Okay? Yan. Any question? Okay. Ano yung 100 sa Celsius na temperature? Alam na natin yung 0, yun yung freezing point sa water sa Celsius. At yung 32, yun yung freezing point ng water sa Fahrenheit. Ano yung 100 sa Celsius? Boiling point. Boiling very point. Very good. Sino nag-answer nun? Okay, pag ituloy-tuloy natin yung graph, dyan sa table natin, di ba, 25 yung ating last, pag inilagay natin dyan 100, anong magiging ordered pairs ng 100 sa Fahrenheit? Ano magiging y niya? When x is 100 or c is 100, what is f? You use the formula. 212, sir. Very good, very good. Sino nag-recite? Sir, San Pedro. Very good. Okay. What is 212? What is 212? Boiling point of Fahrenheit. Very good. Yan ang tatandaan natin. Yan ang pinaka-significant sa temperature. 100 is the boiling point.
sa Celsius. At ang boiling point sa Fahrenheit is 212. Okay? Yan. Kaya pag nakikita nyo yung formula na yan, 9 over 5 over C plus 32, pag nakikita nyo yung 32, yan yung freezing point sa Fahrenheit. Anong compare niyan? Anong compare niyan sa Celsius? Anong compare niya? Or zero. Very good, zero. Okay? Yan. Kasi 9 over 5 times 0, 0. Kaya 0 plus 32. Okay? Kaya ang ordered pairs is 0 and 32. Okay, may tanong ako. Ano naman ang formula ng Celsius to Fahrenheit? Pagbalik tarin natin. 5 over 9 times very good. Fahrenheit minus 32. Very good, tama. Okay, yan. Magiging... Magiging kinyan, yung 5 ang magiging numerator. C is equal to 5 over 9 times F minus 32. Okay? Yan. Kasi mataas ang Fahrenheit eh. Kaya dito sa Pilipinas, ang ginagamit natin Celsius, bakit? Basta kasanayan, sir. O saka dito sa atin tropical country tayo. Wala pong winter. Tropical country tayo kasi dito. Okay? Hmm. Yan. Magugulat po sila kung 100 Fahrenheit. Ano 'yun? Init noon, mangyayari sila. Masyadong mataas na pag ang ginagamit natin dito. Halimbawa, anong equivalent ng 30 sa Fahrenheit? 30. Di ba yung 25 ang 25 ang equivalent niya 77, di ba? Tama ba? Diyan sa table natin, ano yung equivalent ng 25? 77 po. 77. Alam mo, mas mababa, 25 or 77? 25. Oh, very good. Kaya mas maganda ang gamitin natin mababa. Kasi pag magugulat tayo, 77, di ba? Magugulat tayo. Yung pala, naka-Fahrenheit ka pala, oh. Ayan. Okay na. Oh, yung Celsius international na. Okay? Ayan. Parang miles, oh. Di ba hindi tayo gumagamit ng miles kasi malaki, di ba? Anong ginagamit natin sa distance? Kilometer. Kilometer kasi medyo mababa. Okay, punta naman tayo sa jogging. Okay, madali ito. Madaling model natin. Yung calorie is equal to 300 times time. Okay? Yan. What is C? Calories. Very good. Yan yung why natin. Yun yung dependent variable. Ano yung T? Time. Very good. Yan yung independent variable. Okay? Yung calorie na nawawala sa katawan natin, depende yan sa oras ng exercise mo. At hindi lang yung time, ha? Pati yung 300. Okay? Yan. Yan 300 na yan, sinit ng mga expert yan. By means of research na yan. Na define out that per hour, ang nababurn nating calories 300. Okay? Okay, anong sagot natin when time is zero? Zero. Good. Very good. Okay? Kaya pag hindi kayo nag-exercise, anong nangyayari sa atin? Walang nababurn sa atin. Yung eat all you can mo, walang naburn. Di ba? Di ba na kaya? When time is one? 300. Okay, very good. Okay? When time is two? 600. Very good. When time is 3? 900. Okay, good. And then when time is 6? 1,800. 1,800.
1,800. Okay? Yan. Di ba, sabi nila, yung mga aerobics daw, medyo effective yan. Pampa, di ba? Pang weight, loosen ng weight. Tama ba? Tama ba? Miss Reyes? Nandiyan si Miss Reyes? Po. Nag-aerobics ka, Miss Reyes? Dati po. O, nakaka-feel yun, no? Sexy. Di ba? Totoo ba yun? Totoo yun? Super effective. Totoo yun? Ha? Super effective yun? Effective. Effective. Apo, sir. Alam nyo, hindi lang naman yung nababawasan timbang natin eh. Pag nag-exercise tayo, nagiging happy tayo. Kasi meron daw, nilalabas ang katawan natin yung hormones eh. Hindi ka masungit sa isang araw, yung araw na yan kasi nakapag-exercise ka. But kung stressful ka, ano magiging kin mo sa maghapon? Anong behavior mo? Dalit, mainit ulo. Oh, masimangot ka, di ba? Pag marami kang trabaho, stressful ka. But kung nagiging balance ka, nakakapag-exercise ka, you have enough rest, di ba? And then you are positive. Learn yun yung PMA. Positive mental attitude, kahit may pandemic, kahit mayroong work pressure, kahit may exam, kahit may mga feasibility study, na ma-manage mo pa rin. Okay? Kasi you allocate time sa exercise mo eh. Ito, madali lang. Y is equal to 2x. Okay? Yan. Make some time ganito ah. Dito medyo maghanap tayo ng ordered pairs natin. Okay? Marian, nandiyan si Marian Ligero. Miss Ligero, nandiyan. Miss Ligero. Saira, nandiyan si Saira. Saira, Bernardo. Saira. Bernardo. Saira, Bernardo. Dito daw siya, sir. Pwede siya magbigay ng kahit isang ordered pairs kung meron na siyang nasolve? Si Miss Bernardo. Meron na sinasolve na isang solution. Thank you.
Si Admin Kula nandiyan, Admin Kula. Miss Admin Kula nandiyan. Mr. Serrano, nandiyan? Serrano? Mr. Serrano, wala? Sir? Princess? Ah, nandiyan si Serrano? Nandiyan? Apo, sir, nandito po. Ah, mayroon ka na nakuha na isang solution? Ah, wala pa po, sir. Ah, wala pa? Okay. Wait lang po. Okay, bigyan ko kayo ng isa, ha? Okay, basta inyong one half saka one. Diba? Apo, sir. When x is equal to one half, what is y? When x is equal to 1 half, what is y? 1. Very good. Okay, kasi magiging kanyan eh. 2 times 1 half. Okay? Kaya ang ating y is equal to 1. Ang ordered pairs natin, one solution natin is 1 half and 1. Okay? Villas, nandiyan si Villas. Villas. Jonas. Sophia. Miss Woods, nandiyan. Sophia. Sophia. Sir, nasira daw po mic ni Villas. Ah, nasira. Sir, ako, sir. Ah, sige. Meron ka ng solution? Anong sagot mo? Yung x po, 1. Tapos yung y po, 2. Ang x mo is? 1. Anong y mo? Anong y mo? Anong y natin when x is equal to 1? Dudaw po. Okay, very good. 2. Okay? Kasi magiging kinan yan. 2 times 1. Okay, very good. Yan. Meron pa ba? Sir, 2 times 1. Yes. Ano pa? Anong x mo? 2 po yung x, tapos 4 po yung y. Very good. Okay, yan. Very good. Yung x po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganun po. Tama. Okay? Okay, what is our conclusion? When we are looking for solutions ng ating y is equal to 2x. Anong conclusion natin? When we are trying to solve yung mga solutions. Dalawa lang ba ang pwede dito? Dalawang order pairs lang? Ano sa palagay niyo? O mas marami pa? Dalawa lang po. Dalawa lang? O pag dalawa lang, di, yung ibang numbers na binibigay nyo, di ba? But actually, dyan sa number 5, sinabi ko lang dalawa, but actually, infinite ang solutions nito. Infinite, okay?
What do you mean by infinite solutions? Real numbers. Very more good. Than one, sir. Pwede lahat ng x. Pwede lahat, okay? Kahit mga negative. Okay? Yan. Infinite solutions. Saka napansin natin dyan, palaging yung ating y, anong na-observe nyo sa y? Pag nakakakuha kayo ng mga solutions, may nakikita kayong solutions. Ano nang na-observe natin sa y? Yung ano, increasing, sir. Very good. Napansin natin ang ating y is always increase by 2, okay? It's always double pala, okay? Yung ating x is always double, yung y niya, okay? Napansin nyo? Yan, kagaya ng when x is equal to 3, anong magiging y natin? 6. Okay, 6. Okay? 6 is double ng 3, okay? Okay? When x is equal to 2, anong y natin? 4 po. Very good. 4 po. Okay? Yung y natin is always double. Okay? Opo. It's always times 2. Okay? Ah, nakikita natin may pattern, di ba? Okay, number 6. Let's answer number 6. Okay, what will be our equation? Pag ang bayad sa park is 15 ang adults, children is 25. Write an equation showing a combination of adults' ticket and children's ticket that costs 1,000. Sir, ako, sir. Try. Ah, sige. Very good. What is the equation? 15x plus 25y is equals to 1,000. Okay. Or, ang magiging equations natin dyan is 50x. Okay. X yung adults, ha? Kasi dalawang variable dyan, eh. 50x plus 25y. Yung y natin, yun yung children. Okay? Pinagkin natin sila. Nilagay natin sa 50 sa x. Okay? Factor ng x. Then yung 25 factor ng y kasi yun yung cost, okay? Yun yung entrance cost, entrance fee, okay? Sa park. Okay, letter B, what is your answer? If 10 adults are in the park, how many children are there? Try, sir. Ah, yes. 34, sir. Yes, anong sagot niyo? Pag meron daw 10 adults sa park. Based on 1,000, ah. Yan sa equations natin, ah. May cost na 1,000, ah. Ilan ang ating children? 34. Baka susobra na tayo sa 1,000. Ang money lang natin is 34, sir. Ang money lang natin, 1,000 lang. 34, sir. Times 25. 80.
34 times 25 850 Opo. Okay. Adi mayroon na lang 150. Opo. Adi ba? Mayroon na lang 150 para kasya yung 1,000. Ilang adults yung 150? 10. 10 po. 10 po po. ₱150 per di tatlo lang yan. Pero 15 lang po yung nakalagay sa ano. Sir, 15 po yung nakalagay, 15. Yung po yung sa adult. Sa adult po, 15 nakalagay. Hindi, nakalagay dito. Paano kung mayroon daw 10 adults, ilan ang children? 20. Hindi sir, sa... Sir, 15 po kasi yung ticket pag adult po, nakalagay, 15 pesos. Ah, okay, times natin. Ay, oo nga pala, nagkamali ako dyan. Dapat 50 pala yan. Okay? Opo. Yung given po kasi 15. Oo, na. Tama, tama. Okay. Ngayon, pag 50 yan, pag 50 yan, okay? Kasi, pag 15 yan, medyo impractical, di ba? Nagkamali akong pagtatype. Pag 15 yan, hindi siya realistic kasi bakit mas mura yung matanda? Opo. Dapat mas mura yung bata. Yung mga 8 years old below, di ba? But kung matanda ka na, medyo mataas na yung trans fee mo. Okay? Okay, good. Pag 50 yan, 500 po. Pag 10 ang adult, sila ng children? 20. Very good, 20. Okay? Sorry. Nagkamali. Okay. Okay lang po, sir. Okay ba sa inyo yan? Hindi pwedeng mura ang matanda, di ba? Opo. Di ba? May discount. Kasi senior na po yan. May discount ang senior eh. Pag estudyante, may discount din. Okay? Okay, number 7. Gawa tayo ng equation. Huwag niyang pagbalikta rin ha. Yung t sa octopus ha. Yung variable natin yan, t. Ibig sabihin yan, octopus. Yung b, yung bangkar. Kasi may mga kinyan eh, may mga price eh. Hindi pwedeng kinyan, bago. Or, sir. Yan yung standard. Ang octopus cost 10 pesos. Yung bangkar cost 15 pesos. Okay, ano magiging questions natin? Sir, pwede pong ano? 10 times 4, tapos 15 times 4 equals 100. Okay. Using yung variable, anong magiging equations mo? Standard magiging, 10 equations in two variables. 10t plus 15t equals 1. Ay, 15b equals 100. Okay, very good. Or, pwede natin unahin yung x. Yung x natin, yung kudwi yung b, 15b plus 10t. Okay? 10t. Okay? Pwedeng mauna yung 10t plus 15b. Okay, yon. Huwag nyo lang ilagay yung t sa b. Okay? Tama? At huwag nyo lang ilagay yung b sa 10. Kasi yung b is a bump car. And then yung T is yung octopus. Okay? Okay, ano magiging ordered pairs natin? Kung gagastusin niya yung 100 sa octopus saka sa rides, ano mga ordered pairs natin? 4 and 4. Very good. 4 and 4. Ano pa?
Ano pa? Meron siyang ibang option din. Na pwede siyang sumakay sa dalawa. 6 and 1, sir. 2 and 0. Very good, very good. 2 and 7. Okay, kanina, pwedeng parehas. Apat na beses siya sa octopus, pwedeng apat na beses siya sa bangkar. Okay? At okay yung pera niya. Pwede rin, pag gusto niyang enjoyin yung kanyang octopus. Yung kanyang octopus, okay? Pwedeng 2 and 7. Tama? Pwedeng 2 and 7. Okay? Pwede bang 0 and 10? Pwede bang order first yung 0 and 10? Pwede po. Okay, hindi pwede kasi ang sinabi diyan ay octopus and bumper ride. Oh, sabi niya, it decides to spend it on octopus saka bumper. Bumper ride. Para ma-meet natin yung conditions ng yung problem. Okay? Kaya pwede ang 4 and 4, pwede rin ang 2 and 7. Pwede sir, ano? Ito. 6 and 1. Yes. Ay, 1 and 6 ba? 1 and 6 po. 1 and 6. Isang beses siya sa? Octopus. Octopus. Okay. Pwede rin. Okay, madali lang. Ah, ito ah. Mayroon tayong ganitong quiz ah. Yan. Woo! Dito, yung solutions ko, pwede nating i-transpose yung constant ah. Yung constant natin is negative 20. Kaya magiging positive yan. Kaya divide both side by 18. Okay? Pag ang mangyayari, divide both side by 18, magiging 20 over 18 is equal to sa right, magiging 18x over 18. Cancel nyo yung 18. Ano magiging value ng x? Kasi magiging 20 over 18. Kaya yeah, pwede i-divide ng 2. Pwede i-divide ng 2. 20 divided by 2. 20 divided by 2. 10. 10 sa numerator. 18 divided by 2. 9. Sa denominator. 9. Okay? Yan ang sagot natin. 10 over 9. Okay, sa number 9. Anong sagot nyo? Ito, isang variable lang ito. Solving for x. 1. 4. Set negative 1. Very good. Sino sumagot nun? Oh, sir. Very good. Negative 1. Okay? Dali lang. About yung number 10. Zero, sir. Okay, very good. Zero. Okay? Yan. Zero. Paano nakuha yung 1 at 0, sir? Pagsamahin natin yung may x. Okay? Hiwalay natin sa mga value. Okay? I-times mo muna itong 5. Ang mangyayari niyan is negative 45, di ba? Negative 45x negative 5 minus 7. Okay? Is equal to negative 12. Okay? Negative 45x negative 5 saka negative 7 magiging negative 12. Okay? Ilipat mo yung negative, magiging negative 45x magiging 0 yun, ha? Kasi magiging positive, eh. Divided by
negative 45 divided by negative 45. Anong sagot? 0 divided by negative 45? 0. 0. Okay? Yan. Tama. Tama yung sagot natin sa number 10. May tanong. Madali lang. Ready na tayo sa quiz? Ready na tayo? Sir, multiple choice ulit. Oh, multiple choice. Yung. Silik na miss answer, di ba? Mas malapit yun na yun. Ha? Jade, may naka-laptop ka, Jade? Naka-laptop ka? Hindi ko alam kung paano. Hindi ko po alam kung paano mag-screenshot dito, sir. Pero naka-laptop ako. Oo nga, pares tayo. Hindi ako marunong dyan din. Sige na lang, De La Cruz. Naka-laptop ka, De La Cruz?